people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare ngayong araw ng Friday. So happy Friday sa atin lahat. Thanks God, it's Friday, sabi ng ganon. Ay nako, ang bilis ng araw, no? So parang kailan lang Monday, ngayon Friday na, nakakaloka. Anyway, so syempre maraming ganap mamaya sa mundo ng pageantry. Yan dyan na nga ang preliminary competition ng Miss Universe Thailand na talaga naman, oh my gosh, nakaka-excite. Kasi syempre, first time ko makikita yung mga kandidata at siyempre, meron na rin akong ticket para sa Coronation Night. Ang bongga lang. Thank you sa organization. At hindi lang yun, siyempre, marami pang mga eksena dahil ang Miss Grand Philippines, ongoing na kanilang application, pwede na mag-submit kung gusto mong sumali sa Miss Grand Philippines. Ito ang second edition ng Miss Grand Philippines. Ano ba ang chika natin dyan? Ang chika ko dyan ay bongga. Pero kung ako tatanungin mo, syempre, mas gusto ko na lang muna mag-appoint na lang tayo kaysa magpa-Miss Grand pa sila. Kaya lang kasi may tatlong corona dito sa Miss Grand. Ang Miss Universal Woman at saka syempre yung may isa pa yun, nakalimutan ko ang pangalan nun. Anyway, so ang importante ay tuloy ang laban. So yun. So yung iba sinasabi nila, wag na tayong lumaban dyan. Ako, ekline naman ang beauty ng Philippines dyan. To be honest, ako para sa akin, keep going. Hindi naman po pwedeng susukuan na lang natin yung mga bagay-bagay. Hindi ganyan ang katangian ng isang Pilipino. Hayaan mo siyang magsawa sa kakaano sa atin. El Tocuyo, charot. Pero naniniwala ako na darating yung araw na makukuha natin ang corona ng Miss Grand. Ako nga, ako tatanungin mo, gusto ko sana magpa-appoint na lang hanggang sa makuha natin yung corona. Eh, no? Tapos doon na lang magpa-pageant ng maloka si Mr. Nawal. Pero, syempre, rules is rules. So, syempre, may mga pinirmahan sila dyan, may mga kontrata sila dyan, kaya tuloy lang ang laban. At tayo mga Pilipino, support lang tayo kung sino man yung ipapadala natin sa Miss Grand. Kung ayaw mo naman, okay lang din naman, di ba? Wala namang problema. So, walang pilitan. So, yun, basta Miss Grand Philippines, tuloy ang laban. So, yun. So, hindi talaga sila gumigive up at never give up, di ba? Sabing ganon, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, Miss France 2024 na ilalaban nila sa Miss Universe ngayong taon na to, bongga ba siya at kaya ba niyang umeksena dito sa Miss Universe? To be honest ako ha, para sa akin ang Miss France, ito yung nakaraang taon, talagang very strong and powerful yung kandidata nila this year. At naniniwala ako na maganda at magiging magaling ang eksena nito sa Miss Universe. Naniniwala ako isa to sa mga makikipagpukpukan, makikipagbakbakan sa entablado ng Miss Universe. Kaya abangan natin siya. So ako para sa akin malakas ang pambato ng France. Nung isang taon pa to eh, short hair pa nga to noon, umaban na lang sa sobra. Ang tagal niyang naghihintay, di ba? Anyway, so good luck kay Miss France and good luck sa bansa nila. Sana manalo sila ng Miss Universe. I hope, di ba? Bakit naman hindi? Eh kung may ibubuga naman yung kandidata nila, why not? Di ba? Ayan ang gusto ni Christine Ann Perez. Never give up. So yun. So laban lang Miss France. Nung nakaraang taon, ano ba naging place nila? Pumasok ba sila sa semifinals? I know, na El Tocuyo sila. I hope na this year hindi sila ma-El Tocuyo ng bongga-bongga. Pili ko naman hindi. Very powerful, strong, tapos maganda yung kandidata nila. Actually, magkamukha kami. Charot! So, yun. At para naman sa sumunod na chika, Dominican Republic para sa Miss Universe. Super hype daw. So, yun. So, ayun nga. Maraming nagsasabi na super hype naman daw itong si Miss Dominican Republic na si Celine Santos para sa laban niya sa Miss Universe. Kamakailan lang nagkaroon ng event ang Dominican Republic kung saan ay dumalaw sila sa may sakit na cancer. At ayun nga, kasama niya ang reigning Miss Universe na si Shani. So, dito nakita na sobra talagang ganda ni Celine Santos. At
mas matangkad pa siya kay ano ha, kay Shinis ha. Oh my gosh, ang tangkad-tangkad na ni Shinis. Mas matangkad pa si Shinis kay ano, kay tawag dito Michelle D. Tapos eto, Dominican Republic, mas matangkad pa. Tapos barbihan ang itsura. Oh my gosh, nakakaloka. Maraming nga nagsasabi na ito daw ay ang Amelia Vega ng Dominican Republic 2.0. Kaya marami din nagsasabi na ito na daw ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe mula sa kanila. Diba? Sa kanilang bansa. Ako para sa akin, to be honest, malakas yung laban talaga ng Dominican Republic. Hindi sa overhype lang ha. Talaga nakikita naman natin na, Diyos ko, ang ganda-ganda. Diba? So, nakakaloka. Diyos ko, sino ba naman aayaw sa ganda niya? Kahit ako, napapa-amaze ako. Sa tuwing nakikita ko yung mga photos niya, yung mga videos niya, maganda talaga si Dominican Republic, pero hindi ibig sabihin na maganda siya, ay winner na siya eh. Diyos ko, yung Miss Mexico ng ano nakaraang taon eh, sobrang ganda din eh. Ano nangyari, di ba? Naligwak, di ba? So yun, so kailangan pa rin niyang mag-prepare, kailangan niya pa rin ipakita na siya ang kadapat-dapat koronahan ng Miss Universe. So ayun yung aabangan natin dito kay Celine Santos ng Dominican Republic. Kasi ganda ng doon na yung height ng doon na, ganda ng katawan ng doon na. So, aariba ba siya? Eh, baka mamaya may lusutan pa siya. Eh, kung si Antonio Porcelt niya, marami nagsasabi na, oh, ito na magiging Miss Universe. Pero, ano nangyari? First runner-up sa Miss Universe, di ba? So, hindi pa natin alam kasi maraming kandidata na, alam mo yon na nagpi-prepared and then pag nagsama-sama sila, wala na, kainan na to ng ganda, kainan na to ng galing. Pero naniniwala ako, yung Dominican Republic ay malakas. Malakas talaga yung pambato nila. Hindi super hype lang, kundi talagang malakas talaga siya at maganda. So yun yung abangan natin. Mas kinabugpangan nyo yung ganda ni Miss Universe, eh, diba? So yun, aminin ninyo yan. So eto ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman masasabi mo? Panlaban natin sa susunod na taon, so Miss International at Supranational, kakabog ba? To be honest, hindi natin alam kasi syempre, hindi pa naman natin nakikita kung ano yung magiging eksena nila. Sa Supranational, yung eksena ng kandidata natin ay umabot lang sa tawag dito sa top 12. Pero hindi natin alam kung si Tara Valencia ba ay aabot ba hanggang sa dulo ng laban. Pero siguro yung magtitiwala tayo sa kandidata natin, bongga yan. At si Miss International naman, sa susunod na taon pa naman siya lalaban. So, tignan natin. So, silang dalawa ni Tara Valencia, abangan natin kung sino ang mag-uuwi ng corona. Kung sila bang dalawa ay makakapag-uwi ng corona sa international pageant. Pero syempre, mahirap to. Kailangan ng matinding preparasyon. So, ang better nilang gawin ay gamitin nila yung isang taon na paghihintay nila mula sa kanilang laban. Ayun ang the best of the best para alam mo yon na bongga ang maging eksena ng laban nila. Kasi kung wala naman silang gagawin, kahit sabihin mo naman maganda sila, eh kung hindi naman sila magpiprepare, eh magpapakain lang sila sa mga kapwa nila kandidata, wala din, di ba? So, dapat gamitin nila at para ma-develop pa nila yung kanilang skills. So, yan. Para ma-develop pa nila yung sarili nila na maging mas matured, mas galawang reyna, yung mga ganon. Di ba? So, hindi yung parang arangkada lang ng arangkada dahil okay na. Hindi naman po pwedeng ganon. So, siguro, mas prepared, mas maganda. At eto, speaking of Supranational, isa sa mga vlogger or influencers sa from Indonesia ay nilait ang ating pambato sa Supranational na hindi daw deserve na manalo bilang Asia and Oceania Beauty Queen from Supra. Akaloka naman to, napaka-inggitera. Napanood ko yung video niya, kaya inano ko, kinuha ko. So, ito ay si, sino ba tong babae na to na nakakaloka? Si Midut, hindi. Si, ano, si Lakhang Sakali Aka. Oo, si Meleha. Ewan ko, pangit ng pangalan. Pangalan pa lang, tsaka na charot. Anyway, so yon, so hindi niya type yung pagkaka putong ng corona bilang
Asia and Oceania dito kay Aletheia. Ako naman, ang masasabi ko naman, kibar mo. So, ikaw lang yung may ayaw. So, yung reyna nga ninyo, nanalo na lang ng ganun-ganun na lang, charot. So, yun. Ako para sa akin, dead ma ako sa kanya kasi hindi naman siya masyado maganda, charot. So, para sa kanya yun, opinion niya kasi yun. Opinion niya yun. Kaya lang hindi ko lang yung pagkakasabi niya na no way, no way, no way ka dyan. So, yun. Nakakaloka. Ito talaga, alam nyo kasi guys, sa totoo lang, iba-iba kasi yung opinion ng tao. Yung iba very strong, the way kung paano sila mag-comment, talagang yung kanilang nararamdaman, talagang e-express nila yan ng bonggang-bongga. Pero yung alam mo yun, bilang Pilipino, syempre na-offend ako na parang, ano ba? Yung sinasabi mo, no way, no way, no way para sa Philippines. Eh, mas no way naman yung kandidata ninyo para manalo na supranational. Dami-dami yung magaganda kaysa sa kandidata ng Indonesia. Tapos, si Indonesia ang pinili. Pero, syempre, naiintindihan ko, decision judges yan, and then yung organization, yan yung nagugustuhan. Eh, wala naman tayong magagawa, kundi respetohin na lang. At, sige, ipaubaya na lang sa inyo yan. Total, every year ang competition. And this is a competition. May mga kanya-kanya tayong nagugustuhan. Pero sana respetuhin mo din na ibinigay yon ng organization mula sa para sa Pilipinas. At bilang ano, kapitbahay, hindi ka dapat nag-no-way-no-way dyan. Di ba? So ako talaga, sa totoo lang, kaya ko naman yung mag-ganyan-ganyan eh. Sa totoo lang, yung manlait ng kandidata at alam mo yon, mambara at mambong. Pero kasi parang I will choose talaga to respect yung another. Di ba? Kasi syempre, halimbawa, mapapanood nila yung vlog ko, yung mararamdaman nila pag sinabi kong no way, no way for Indonesia. Syempre, magagalit sila, di ba? So, ganun din yung nafe-feel ko. Pero naiintindihan ko, reaction niya yon, opinion niya yon, eh siya lang naman yung bahala siya sa buhay niya. Di ba? Wala naman siyang magagawa kahit mag no way, no way siya dyan. Eh, pasikat ko si ate, kakaloka. So, ayun, kung gusto niyo mapanood yung video niya, hanapin niyo na lang dyan sa Instagram. So, ayan yung pangalan niya, nandiyan naman. So, yon. Hanapin ninyo. Kakaloka. So, yon. No way, no way. No way for you. Yon. Ayun, guys. Ano, guys, ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun, guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you, guys. See you tomorrow!